Arizona Reed III. Sa 7 magkakahiwalay niyang stint sa PBA, napamahal na nga ang import na ito sa ating pambansang liga. Hinding-hindi nga raw niya ipagpapalit ang karera niya sa PBA noon kahit pa may magbukas na pinto patungo sa NBA. Sa sobrang pagmamahal nga ng manlalarong ito sa Pilipinas, ay pinlano pa nga niya magsettle at magretiro na dito. PBA nga raw kasi ang pinakaminahal niyang ligang pinaglaruan niya. Pero ano na nga ba ang nangyari sa import na ito? Bakit gano'n na lamang ang paghanga niya sa ating pambansang liga? Yan, kasama ang kwento ng matugumpay niyang karera sa PBA, ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw sa inyo mga sir, ako nga pala si Chad, tara at pag-usapan natin si AZ Reed. Pero kung bago ka pa lamang sa ating channel, please huwag kalimutan mag-subscribe at hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga storya gaya nito. Maraming salamat mga sir. Normal nga sa atin ang makakilala ng import na ang ultimate dream talaga ay ang makapasok sa NBA. Pero ibahin natin ang import na ito. Nung umpisa pa nga lamang daw ay hindi na talaga ang paglalaro sa NBA ang first option itong si Reed. Naisip nga raw niya kasi na hindi iyon ang pinakamagandang daan na tahakin niya at ito ang mga rason. Una, sa tangkad nga niyang 6'5 lamang, alanganin yan sa posisyong nilalaro niya. Small forward o power forward nga kasi itong si Reed at alam niyang sa NBA ay hindi sapat ang tangkad na yan para mag-excel sa kanyang posisyon. Pangalawa, ang kanyang athleticism. Well, sasang-ayon tayong fans dito dahil nakita naman natin nang maglaro siya sa PBA na ang import na ito ang isa sa mga pinaka-unathletic na reinforcements na naglaro sa liga. Hindi ko sinasabing hindi magaling tong si Reed dahil mahusay talaga siya. Sadyang in terms of leaping ability, hindi ganoon ka-impressive dyan si AZ. At sa kanya na mismo nang galing, hindi siya ganoon ka-athletic para makipagsabayan sa big boys ng NBA. At pangatlo, ang long-term na sahod. Inisip niya nga na kahit makapasok siya sa NBA, hindi siya yung tipo ng manlalarong magtatagal doon dahil nga sa unang dalawa niyang nabanggit na rason. At kung yun nga ang mangyari, magsasuffer ang kakayahan niyang mag-provide sa kanyang pamilya. Kaya pinili niya nga ang karera sa mga internasyonal na liga. Doon kasi mas madali nga siyang mag-excel at syempre mas sigurado ang paghaba ng kanyang karera. Kaya nang matapos siya sa kolehiyo taong 2008, lumipad na kaagad siya patungong Italy at kalaunan Switzerland. Sinanay na nga ni Reed na magpalipat-lipat ng bansang paglalaroan at hanga ako sa kanya dahil hindi madaling gawin yan. Ang malipat nga lang ng team sa NBA o sa PBA ay mahirap na. Imagine bansa ang tinatalunan itong si AZ. Pagdating ng 2009, napunta naman siya sa Finland. 2010 sa Australia na hindi naging maganda ang kanyang stint dahil nakasuhan siya ng pagmamaneho habang nakainom. Sa parehong taon, napunta rin siya sa Lebanon at pabalik sa Switzerland. At pagpasok ng 2011, dito na nga natin unang nakita si AZ Reed sa PBA. Pumirma siya para sa Rain or Shine Elasto Painters sa Governor's Cup ng taong yon at marami ang humanga sa sipag ng import na ito. Si Reed ang definition ng isang all-around the import na kayang umiscore, rumibound at dumipensa. Pero ang pinaka nagmarka sa liga na ginawa ni AZ ay ang mapanalunan niya ang Best Import of the Conference Award nang hindi nakakarating sa finals. Na-eliminate nga kaagad ang Ross noon sa round robin na semifinals at nagtapos lang bilang panglima sa komperensyang iyon. Nagtala si Reed dito ng 28.7 points at 15.4 rebounds kada laro. At simula nga noon, naging residenteng import na siya ng Rain or Shine. Bumalik siya muli para sa Elasto Painters noong 2013 at 2014, dala ang level of play na inaasahan sa kanya ng team. Sa pangatlong komperensya nga niya para si Ross, nadala na niya ang team sa finals at nakapag-uwi muli ng pangalawang Best Import Award. Ngunit kinapos sila sa finals kontra sa San Mig Coffee. Sa mga puntong ito, kahit na magposte ng halimaw na mga numero si Reed, hindi nga niya mabigyan-bigyan ng kampyonato ang kanyang koponan. At yun nga ang nag-udyok para sa Ross na bitaw na siya matapos ang taong iyon. Ang desisyon nilang iyan ay siguradong pinagsisihan nila dahil ang import na binitawan nila noon ay ang tumalo sa kanila sa semifinals sa sumunod na taon. 2015 nga San Miguel naman ang kumuha sa servisyo ni AZ Reed. At dahil nga sanay na sa pabago-bagong sistema itong si AZ, madali siyang nakapag-adjust para sa SMB. Dinala niya ang Beermen sa playoffs at pagdating ng semifinals, nakaharap niya ang dati niyang koponang Ross. Naging mahirap daw sa kanya ang tunggaling iyon dahil tatlong komperensya niyang nakasama ang ngayong mga kalaban niya. Pero sa kabila nito, hindi nagpakita ng kahit na anong awa si Reed dahil pinagpaglang nila ang Elasto Painters 3-1. At pagdating ng finals, madali nilang winalis ang Alaska Aces in 4 games. Yun nga ang kauna-unahan niyang kampyonato sa noong 4 na taon niyang karera sa PBA.
Sa komperensyang ito kung saan nag-average siya ng 29.6 points, 10 rebounds at 5 assists, sinabi niya magre-retiro na siya bilang import sa PBA. Yun ang araw kasi ang perfect ending sa kanyang mahabang stint sa ating pambansang liga. Well, matapos lang isang taon, malalaman nating babawiin din ni Reed ang sinabi niyang yan. Dahil noong 2016, bumalik nga ulit siya sa SMB bilang pamalit sa una nilang import na si Tyler Wilkerson. Dito isang game lang ang nailaro niya dahil nalaglag naman sila ng Ross sa semifinals. Pagdating ng Governor's Cup ng taong yun, nanatiling si Reed ang import ng SMB. Ngunit hindi nga yun nagtagal dahil daw sa iniindan niyang injury. Matatandaan natin na sa komperensyang ito, nagka-issue si AZ sa Beerman ang magalit ito sa kanyang teammates dahil hindi raw dumedepensa. Nainis nga si Reed dahil natalo sila sa Global Port at nasayang ang 41 points na ginawa niya. At matapos nga ng game na yon, bigla na lang sinabi ni Reed na aalis na siya ng team dahil may iniinda raw siyang injury. Kung totoo man yun o hindi ay wala tayong ideya dyan. Mismo ang SMB management ay hindi raw nila alam. Pero hindi naman na yan mahalaga dahil naayos naman lahat ng kontrobersiya ng dalawang panig na ito. Dahil noong 2018 ay bumalik na si Reed para muli sa San Miguel. Ang apat na games nga niyang nilaro para sa Beerman sa komperensyang ngayon ang naging huli niya sa PBA. Hindi nga nagtagal ang huling stint niya sa PBA dahil sa mga pagkakataong ito, totoo na talaga ang iniindan niyang injury. Makakasiguro na tayo dito dahil nakita natin mismo na naspray niya ang kanyang ankle kontra sa Colombian Chief. Matapos nga noon na hindi na natin muling nakita si Reed sa PBA. Sa kasalukuyan nga, ay naglalaro na siya para sa Israel. Pero di natin alam, baka may magka-interest pa rin team sa manlalarang ito. Dahil may ibubuga pa naman si Reed. At sa kanya na nga mismo nang galing, PBA ang pinakagusto niyang pinaglalaro ang liga. Sa isang panayam nga sa kanya ni Dadeen Quinito Henson, sabi ni Reed ay kahit na may mag-offer sa kanyang NBA team, tatanggihan niya yon para sa PBA. Ang treatment, atmosphere at fans daw kasi dito ay parang NBA na sa kanya. Uunahan ko na dahil sigurado akong maraming haangal ng mga fans dyan sa sinabing ito ni Reed. Dahil malayo naman talaga ang PBA sa NBA sa maraming aspeto. Pero sa import na mismo nang galing, maging proud na lang tayo at minahal ni Reed ang ating pambansang liga. Sa 6 na Governor's Cup at 1 Commissioner's Cup nga niyang pinaglaroan sa PBA, sigurado akong ang ating liga na ang pinakamalapit sa kanyang puso. Sana nga ay bago tuluyang magretiro ang manlalarong ito sa basketball, ay makita natin muli siya sa PBA. Diba? Yun lamang para sa storya ng karera ni Reed sa basketball. Ikaw sir, gusto mo bang bumalik si AZ sa PBA? Komento lamang yan sa baba at babasahin nating lahat yan. Huwag din kalimutan magkomento kung may suggestion kayo para sa susunod nating paksa. Maraming salamat. This is Chad TV. Subscribe. Hanggang sa muli mga ma'am at mga sir.